So hello guys, balik tayo dito sa mga personata nating squad, personata squad. So ito yung mga bago. Ito yung mga bago nating lagay ha. Ito. Sabi Belgium line daw to, 4 months old nung nabili. Tapos siguro ito ay nasa 5 to 6 months na. Tapos ang isa natin ayun. Tapos yung isa natin nasa yung GP-Pied. Yung GP-Pied yung man dito eh, maayos. Ayun. Ayun ang GP-Pied. Yan. Maganda siya, di ba? Ayun, GP-Pied. Tapos yung pinakahuli, ayun, yung masungit. Yun ang aaway. Ayun, yun no. Ayun yung GP Pied na IGP. Ayun yung GP na nangaaway. Yung masyadong matapang. Ayan. So nung nagano siya, naging matapang, nilagyan ko sila ng nest box dito. Para kung sakupin niya to, dito na lang siya magsusungit. Kasi kung hindi ko to nilagyan, lahat ng nest, lahat ng pairing box na to, na mga yan, sasakupin niya yan. So mabuti nang nilagyan ko nito. So siya na nagano nito, sumakop. Ayun, siya na sumakop nito. Tapos ito, kak to eh. So kak yan, bata. Ito yung galing sa libre. Sa libre nating nest box. Ayan, ayan yung libre. Pati ito. So pare silang kak. Ito, pati ayun, pare silang kak. Nagkalas na sila. Dahil ito, nakahanap na siya ng pwede niyang paresan. Ito. So ito ay hen. Ito ay cock. So, ito. Asan na yun? So, siya. Gusto niyang pumasok dito dahil parang kaya niyang parehasan ito. So, ang aasahan natin na yung ito, pati ito ay magkapare silang dalawa. So, ayun nga no. Gusto niyang parehasan yung itong masungit na to. So, kung kayo ay mayroong ibon na kung kayo ay may flight cage tapos marami yung nakalagay tapos may isang masungit, kailangan nyo maglagay ng isang nest box dito para kung sakupin man ng masungit yung nest box, dun na lang siya magsusungit, dun na lang siya magiging territorial, hindi sa mga pairing box yan, para lahat ng papasok sa mga pairing box ay hindi magkakaroon na sugat, hindi mapapaaway dahil yung isang masungit ay may isa na siyang paglalabanan. Meron na siyang isang paprotektahan na hindi dapat sakupin ng iba. So, ito, sa kanya na to. Tapos ito yung cock na interesado din sa nest box na gusto niyang paresan to. Lagi sila magkadikit eh. Tuwing nandito sila sa ibabaw. Pero may ibang hen tulad nito, hen to, tapos ayun, hen din to, pagkaaway to eh, ito yung nagsugatan, itong dalawa yung nagsugatan, yun nandito, yun napunta sila dito. So ayun, silang dalawa nagsugatan, hindi ko alam kung bakit sila masyadong friendly. So ayan na nga, tapos yung mga nakasunod na ilang oras, may dumayo na isa, ito yung dayo na isa. Ayan. Isa yung dayo na isa na sa una. So, paano siya nakapasok dito sa loob? So, dito sa terrace, naka-open kasi to. Yan, naka-open yan, naka-ganyan. Hindi ko alam kung ilang minuto na siya nandito sa loob. Dahil, di ba, open. Pumasok siya. Siguro dito siya unang lumapag. Tapos, nagkaroon siya na na-interesado siya dito sa loob. So, panigurado, nandito siya nung una. Nakasabit siya dito. Nakatungtong siya dito. Tapos, yung pagpunta ko, nag-CR ako, syempre, nakita ko na lang na itong dalawang pares na to, nandito sa sulok. Ayun pala, nandyan na yung ibon, nandito na yung ibon. Yung ito, yung dayo. So, nung nakita ko siya dito, lumipad siya dito. Dito ko na siya binidyohan. Dito ko na siya nabidyohan. Kasi bumaba pa ako para kunin yung cellphone. Para ma-record siya. Tapos ayun na, nandito siya. Tapos hanggang sa napunta siya dito. Hanggang sa nare-record na natin. Tapos nahuli natin siya doon. So doon,
doon natin siya nahuli, tapos ginender natin siya, male siya, cock siya. So, ito ay, kung mapapansin nyo, yung ulo niya. Ayan. So, kung mapapansin nyo yung ulo niya, hindi siya tulad ng iba na sobrang dilim, na sobrang itim. So, kapag ganito yung mga ulo ng mga personata nyo, nahaluan niya ng mga fissure, tapos ng personata. So, yung pares nila ay parang personata na sunog ng ulo, tapos fissure na malinis ang ulo. So, kapag pinagpares mo kasi yon, ganito yung magiging itsura. Ayun, medyo parang light or something faded na itim yung ulo. So, ayun ang... ang tawag kasi doon ay transmutation. May mga gumagawa nun tulad ng mga gumagawa ng personata opaline. So, kung mayroon kayong ganitong ulo ng ibon na personata, ayan ay galing sa fissure at personata. So, ayun yung pinaka madaling palatandaan lang doon. So, ayun, lima na yung dayo natin dito. Lima na yung dumayo dito sa aviary natin ngayong taon. So, isa yung pinakaunang dayo ngayong buwan ng August. Sana eh may mga dumayo pa para maparami natin sila dyan sa loob. So, ito, mapapansin nyo dito. So, ito yung bata, yung libre na cock dun sa nest box. Lagi niya ito nilalapitan, itong masungit na to. Pero ito ay sobrang matured na. Sobrang matured na. Ang sabi kasi ni nung nagbigay nito, nagpaampot, ito ay nagpo-foster. So, batak na siya mag-alaga ng itlog at batak na rin siya magpalaki ng mga inakay. So, silang dalawa ay parang magpapares someday. Kasi ito masyado pa tong bata eh. Hindi pa siya ganun marunong magpasugo ng mga hen. Hindi pa siya marunong manligaw. So, asahan na lang natin na sila ay magpapares sa mga susunod na mga buwan na sana eh mabukod na agad natin sila kapag nag-start na siya, nagsimula na siya magpakain dito sa masungit na to. So ayun, eto, hento eh. Hento, masungit to sobra. Tapos dito, so ang babantayan naman natin na sunod, yung Belgium line, yung Batangas line. Eto yung Batangas line. Siguro 5 to 6 months siya. Hintayin natin pa siyang maging 9 months para malaman natin kung ano yung gusto niyang paresan, kung sino ang gusto niyang paresan dito. Tapos ito naman, hen to eh. Puro hen dito. Siguro ang hen dito ay 8 na. 8 na ata ang hen dito, tapos 4 na cock. So yung mga cock dito ay ito kasi hento. So yung apat na, asan na yun? Yung tatlong cock natin, yung tatlong GP. Yung ito, yung libre. Yung ito din, yung libre. Tapos yung itong wild type natin. So ayan yung tatlong cock. Tapos yung isang cock natin dito ay yung may singsing na ito. Yan, cock yan. Kasi ito ay kapares niya, ito dati, nung binili ko sila. Ito, ayan yung nangaaway. Itong green na to, itong green wild type na to, kapares niya. Ito ba? Isingsing ba to? Oo, bali, ito pati ayon, magkapares yan nung binili ko. Sabi kasi, pares na sila, so hinihintay ko na magparami sila. Pero, ng mga ilang araw, ng mga ilang buwan, nakita ko, pareha silang nagsusubuan. Nagpapasapasahan lang sila ng pagkain. Hanggang sa, binukod ko sila, nilagay ko sila dito sa flight cage. Tapos ayun, nagkaroon sila ng kapares. Yung ito, naparesa niya to. Asan yun? Tama, ito. So ito, naparesa niya ito. Sila yung nandito. Pero tinanggal ko na sila dahil
isang linggo na sila hindi pumapasok sa nest box nila. So may panigurado, may problema na sa kanila, kaya binalik ko na sila dito sa flight cage. Kapag may problema kasi mga ibon na hindi na pumapasok dito sa nest box ng isang linggo, nilalagay ko na ulit sila dito. Tapos nung nilagay ko sila dito, yung ayon na nasa loob ito, yung kapares niya, et asan yun? Basta yung kapares nito, itong cobalt na to, yung nandito, nagkalas na sila dahil hindi sila yung tamang ano na, hindi na sila yung tamang pairing. So, pinaresa niya na yung isang wild type natin. So, kung sila ay magpares, pwede natin sila ilagay ulit dito. Nakita ko kasing itong wild type natin, sinusubuan niya na yung hen na yan na cobalt. So, kapag nagtagal na nagsusubuan pa rin sila, pwede natin sila ibukod dito para makapagparami sila. So, ayun ang lagi kong ginagawa dito. So, baka makatulong yun sa inyo na yung flight cage ay malaking tulong para makapaghanap ng pairing ng mga kapares sa mga ibon yung hirap pumares. So, kung wala pa kayong flight cage, pwede kayong gumawa ng DIY flight cage nyo. Tulad nito, DIY lang to, first time ko tong gawin. Medyo hindi siya maganda, hindi siya 100% na matibay kasi cucumber lang ang gamit ko dito, pero tumatagal na to, halos ilang buwan na rin to, magtatatlong buwan na rin ata to, dalawang buwan. So ito, matibay pa rin, may ibang nangangat-ngat lang dito, pero hindi naman na puputol yung kahoy, hindi naman kumakalas yung wire, yung screen doon sa mga kahoy. So mabuti, matibay pa rin siya hanggang ngayon. Ayun, no, tingnan nyo. Ayun, nagpapakain na siya. Ito ah, subay. Ayun. Nagpapakain na. Mukhang pwede ko na sila ipares dito. Ayan o, nagpapakain na. Mukhang alis ka dyan. Ini-storbo mo sila eh. So ayan, nagtetempt na silang magsubuhan. Marami na nakaabang dito. Ayan o. Uy! Uy! Bakit magpalitan kayo? Medyo nakapang duda. Pero sure ako dito na ay ang nagpapakain na yan ay hen talaga yan. Siguro, wala nang laman yung wild type, kaya pinapasahan niya yung wild type. Ayan. So, pwede naman natin ito ibukod para makita natin yung result nila. Para makita natin yung resulta. So, ibukod na natin sila ngayon para walang makaistorbo na ibang ibon. Wait lang, guys. So, ayun, nabukod na kagad natin sila. Dali lang nila huliin dahil hindi sila umalis doon sa butas ng pairing box. So, hintayin pa natin yung mga susunod na araw na magpapakain ito, na dapat ito ay magpapakain lang. Siya lang magpapakain dito. Pero ito ay sure na sure talaga ako dito na ito ay isang hen. Kasi ito ay dumidipa. So ayan, sa kanila muna to. Hanggang sa makita natin sila ng sign. So ayun, itong nest box kasi nito ay hindi pinapasukan nung nakaraan. Kaya yung may-ari ng cage na to ay binalik ko dito. Pero isa yung isa sa may-ari. So iba na yung pinares niya. Ito na yung pinares niya. So ito, sa mga nakikita kong mga nagbi-breed, sa mga ganitong anak, ay sa mga ganitong parents na gusto nyong i-breed, sila yung maglalabas ng green perso din, pero olive. Pero olive perso na yung gagawa, yung magiging kinakay nila.
dahil ang cobalt tapos ang green ay may nahalong kulay na papuntang olive green. So ayun yung mga nakikita ko sa mga ibang nagbi-breed. Ayun, dumidipa na agad oh. So diba, sure na sure yan na hen talaga yung isa. So hindi pa rin siya ready. Ben, masyadong biglaan yung ano ngayon oh, nangyayari. So wala silang pagkain, bigyan ko sila ng pagkain. Oat grout ang bigyan natin, 2 tablespoon. Yan. Tapos lagyan natin sila ng Fruity Bird. Ito, Fruity Bird. Yan, bigyan natin sila ng Fruity Bird. Grabe, sinisipon na ako sa alikabok nila, sa mga balahibo nila. Sinisipon din ako kapag tuloy-tuloy ako magsalita. Kaya minimize ko yung mga salita ko kasi parang nababara yung ano ko, yung ilong ko. Ganun kasi yung ano ko. Ay, ayan na. Sabi ko na nga ba eh. Wait lang guys ha. Sisinga lang ako. So ayun yung ano ko ngayon. Ganito kasi yung pinakasakit ko. Normal ko ng sakit yon. So ito, bigyan na natin sila ng Fruity Bird. So ayun, nakita nyo nga naman kanina, dumidipa na agad siya, nakakalipat niya lang dito. Pero itong cock natin na wild cat ay hindi pa siya ready, hindi pa siya nag-attempt na kumatong. Ayan na naman, nagsisimula na naman. Hintay na lang natin na magkaroon pa ng isang resulta dito sa loob na to. So ayun, dumidipa na siya, papatong na lang siya. So ayun na lang muna ngayong video guys. Salamat sa panonood. At kung kayo tatapos na ng BG, gusto niya pang sundan. So ayun nga, kung nagustuhan niyo itong video, bigyan niyo lang kami ng thumbs up. At kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. Tapos, mag-iingat po ang lahat, and we'll see you on the next video.